Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanambikan dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan na iwan ko sa inyo nga ang kapayapaan na ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ng aming mga pagkakasal. Paglooban mo kami ng kapayapaan patagay sa iyo sa kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin. At sumayin niyo rin. Bigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa pinin ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Thank you.
Ama, pinagmumulan at natupagbigay ng buhay, itinataas namin ang aming mga puso at mga hinaing sa inyo. Tulungan niyo kami upang bumuo ng isang lipunan na tunay na nagpapahalaga sa buhay sa lahat ng pagkakataon. Atin pong itutugon, Panginoon, hilumin niyo ang nagdaramdam naming kalooban. Para sa mga nakararanas ng sakit at hapis dahil sa karahasan at krimen, tugon. Para sa mga nagsasagawa ng mga biktima ng karahasan na kapwa nakikipagtunggali sa galit at poot na kanilang nararanasan, tugon po. Para sa basag-basag naming sangkatauhan na iginagapos ng aming ng hangaring magiganti, tugon. Para sa aming sugatang lipunan na inililigaw ng ilusyong dapat kumitil ng buhay upang ipagtanggol ito, tugon. Sama-sama nating sabihin, tulungan ninyo kaming lumikha ng kapayapaan para sa aming bansa na natutuksong sumang-ayon sa marahas na paghihiganti, tugon. Para magkaroon ng panindigang kililanin at itaguyod ang dangal ng lahat ng mga tao, tugon. Para magkaroon ng karunungang makita na ang karukhaan, kawalan ng katarungan at kakulangan ng edukasyon at hanap buhay, ang maaaring ugat ng kriminalidad, tugon po. Para ang patnubay at habag ang maging daan upang maibsan ang pagburusa ng mga biktima at gumagawa ng karahasan, tugon. Para sa lakas ng loob na kailangan upang makahanap ng mga kalutasan na magtataguyod sa dangal ng lahat ng tao, nang sa gayon ay magkaroon ng tunay na pakikipagkasundo, tugon. Para sa inspirasyong baguhin ang lipunan batay sa pag-ibig at katarungang humihilom mula sa kasamaan, tugon. Manalangin tayong lahat. Ama ng habag, hinayaan ninyong pumatak ang ulan sa mga matuwid at hindi matuwid. Bigyan ninyo kami na isang pusong tulad ng sa inyo upang sa gayon ay magmahal kaming katulad niyo. Kahit sa mga taong nagdudulot sa amin ng sama ng loob, sa aming bansa ay lumalaganap ang isang matinding hangarin ng mag-iganti at isulong na punuin ang detro. Ginagamit ang panawagan na magkaroon ng katarungan bilang balat kayo sa pagpatay sa mga lumalabag sa batas. Maghari nawa ang tunay at hindi panandaliang katarungan. Jesus na aming kapatid, tumadanas kayo ng kamatayan sa mga kamay ng mga makapangyarihan. Subalit hindi ninyo hinahayang pagtagumpayanan kayo ng pagkapuot. Tulungan niyo kaming iabot ang aming kamay sa mga biktima ng karahasan upang ang aming walang mali na pag-ibig ang siyang tumulong sa paghilom ng kanilang mga sugat. Banal na Espiritu, Panginoon at tagapagbigay ng buhay, pinalalakas niyo kami sa pakikipaka para sa katarungan. Tulungan niyo kami upang walang tigil kaming kumilos laban sa kamatayan, ginagawang legal ng pamahalaan. Gayon din naman, tulungan niyo kaming baguhin ang lipunan sa pagkakaroon ng katotohanan, katarungan, pag-ibig at paggalang upang huminto ang karahasan at manaig ang kapayapaan. Amen. O Maria, Ina ng Buhay, ilayo ninyo ang sambayan ng Pilipino mula sa kapangyarihan at kamatayan. San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Pablo Unang Ermitaño, San Martin de Porres, patron ng may sakit.
Ama naming mapagmahal, sa pagkait inuming pagkakaisa ibinibigay kami ni loob mong makapakinabang kaysa ni Kristo kami na may makapamuhay upang makapamunga ng may kagalakan para sa kapakanan ng aming kapwa-tao sa kalibutan. Sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo po kayo sandali. Sa darating po na Sabado, sa darating na February 11, ito po ay pandaigdigang araw ng mga may sakit. Para po sa ating pagdiriwang, sa umaga, ang regular na misa nating pag-umaga ng Sabado ay 7 o'clock. Pero po ngayong February 11 ay 8 o'clock po yung ating misa. At ito po ay idinudulog natin na ipanalangin ang lahat ng mga may sakit. So inaanyahan natin ang lahat, lalong-lalo na po ang mga may sakit. Sa ganap ay kawalo ng umaga. Yung po magnanais na mangumpisan, ay kung maaari po ay dumating ng ikapito ng umaga para po sa pagdiriwang ng sakramento ng umpisa. So ito po'y bahagi ng ating pakiisa sa pandaigdigang araw ng mga may sakit at sa karangalan ng dakilang kapistahan ng mahal na Birhen ng Lourdes. Ito po'y dagdag uli sa tiles. Sasa Family 2 Pro Gaza Family 10 Albert Baldos and Family 2 5 Auto Supply Maria Cecilia Alveria Rock Ernesto Valori Jr. 10 Christine Joy Tameka and Roa Talcatcar 2 Mr. and Mrs. David Pinaobra 2 Mr. and Mrs. Edison Hari 2 Paraiso Family 1 total of 31 tiles. 31 tiles plus 103 yung ating pinanaos ng mga nakalipas na mga linggo equals 134. So 700 tiles minus 134 ay mayroon pa tayo 576. So muli po, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating mga programa at mga proyekto. Magsitayo po kayo. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Yung mo po kayo tingin ang biyaya ng po kami kapag. Ama na yung pagmahal, basbasan mo ang iyong kabanalan, ang iyong sambayanan upang magtagpuan sa iyo ang kaligtasan mula sa kapahamakan at ang katuparan ng tanang inaasam sa kabutihan sa pamagitan na Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Mayo kayo. Taglay ang pag-ibig at awa ng Diyos na naging tao. Salamat sa Diyos.